Yo, what's up guys? Happy, happy Halloween sa ating lahat. As Filipino tradition, isa sa parating ginagawa during November 1 or November 2 is bumibisita tayo sa mga puntod ng mga mahal natin sa buhay na namayapa na. Kami, sa aming family, simula nung nawala si Papa, is naging tradition na rin namin na magstay sa punto niya for 2 days. Before Undas, is nagtatayo muna kami ng tent ng mga tito at mga pinsan ko para pagdating ng Undas, is ready na siya. And syempre, naghahanda na rin kami ng foods na kakainin namin. Like, ito ang pagkatay ng baboy. Ilang kilo? Medyo chubby. Ang kapal! Every Undas, dun kami nagmi-mini family reunion ng mga kapamilya ko. Nangangamustahan, and syempre, hindi ko pinapalagpas ang aking all-time na favorite na tamales na tuwing Undas at bagong taon ko lang nakakain. And syempre, parati kaming food trip kasi yun lang talaga ang bisyo namin doon. And kwentuhan din kasama ang mga pinsan at mga kamag-anak namin. Nandyan din yung nag-aalay kami ng bulaklak at ng kandila kay Papa at sa ilang mga kamag-anak din namin na namayapa na. For me, isa to sa mga tradisyon ng family namin na talagang nilulook forward ko din every year. Kasi kumbaga nag-aalat kami ng araw para alalahanin yung mga kapamilya namin na nakasama namin before at para alalahanin yung mga araw na kasama pa namin sila. But due to pandemic, is na-restrict tayong lahat sa mga actions natin, and isa na dyan is yung hindi tayo nakabisita sa mga putun nila, and syempre, andyan na rin yung mga tradisyon na hindi natuloy. Katulad ko, naparati akong nakakalabas before those breaks para naman ma-cherish ko yung time kasama ang family ko. But due to pandemic nga, is nagstay pa rin kami dito sa loob ng academy. Syempre, para na rin sa safety namin and para di naman delay ang academic schedule namin. Pero dito sa academy, is sinelebrate pa rin namin siya to commemorate yung mga mahal namin sa buhay na namayapa na. Nag-alay kami ng mga kandila and also a short prayer na rin. Mahirap kasi nakasanayan na yung mga ganung tradisyon and mas masarap sana nakasama yung mga mahal natin sa buhay. Pero ayun, kailangan na talagang mag-adjust sa new normal. Naalala ko lang yung quote ni Haruki Murakami na death is not the opposite of life, but a part of it. Hindi talaga natin siya maalis sa ating buhay kasi part na talaga siya and meron lang tayong sarili nating mga oras kung kailan, saan at kung paano. Kaya for me, while we are still living, let's make the best out of it. Show our affection to our parents and loved ones. Huwag mahihiyang magsabi ng mahal niyo sila. Kasi you never know, baka it's too late na before nyo pa masabi yan. And of course, for me, take some risk in life. Make big and wise decision. Sulitin natin yung buhay na meron at binigay sa atin. Kasi it's a gift. And life is too short for us to regret our decision and to be sad. Let's keep moving forward and live the life that we are dreaming of. Happy Halloween guys! Thank you for your continued support and see you on my next vlog. Thank you.